magkapaurong! Magkapaurong! Di naman maira! Di naman maira! Tingnan mo nga naman itong pamangkin ko. Patrolman. Fidel Gamboa. Uy, Uncle. Ang bilis talaga ng panahon. Mas magaling ka na ata sa akin, ha? Tamang-tama. Kailangan namin ng katulad mo sa serbisyo. Salamat, Uncle. Malaking utang na loob ko sa inyo kung ano man ang meron ako ngayon. Sige, anak. Mag-report ka na sa opisina. Hello. Kailan ang deliver? Tagal ba? Patrolman Fidel Gamboa, reporting for duty, sir. Tikasip. Welcome to Santa Magdalena Police Station. Siya nga pala si Patrolman na Businas. Siya ang maging kabady mo. Businas? Sir. Samahan mo nga si Patrolman Gamboa sa barracks. Sige na, dismiss. Uy! Bok! Bok! Long time no see. Alam mo, tamang-tama ang paglipat mo. May mga bagong resto dyan sa kabilang kanto. Mabubusog ang mata mo. Di ka pa rin nagbabago, Businas. Chick boy ka pa din. Ano ka ba naman, pre? Stick to one. Good boy na to. Ikaw, huwag mong sabihin kaya ka nagpalipat dito dahil dyan. Kumain na ba kayo? Papa! Sir, sir, sir. Nag-radio po si PO to Antulin. Robbery case daw po. Did back up. Sige, sige. Ayos ka talaga, Bo. Unang araw mo pa lang, ma-action agad. Di naman. Nataon lang na tayo pinakamalapit. Pinapahanga mo naman ako masyado. Sir, break time po. Sige, mamaya na ako. May tinatapos lang. Ayos pala tong si Patrolman Fidel Gamboa. Masipag na. Mabait pa. Di kaya pumapapay lang yan para mapromote agad? Di naman ata. Tara, sa labas na tayo kumain. Fidel. Sir, ano pong atan? Mukhang busy kaya ata ah. Di naman gana sir. May kailangan lang pong tapusin. Ito pang merienda. Maliit pa lang yan, pero marami pang darating. Kaunting request lang naman ang kapalit niyan. Sige na, kunin mo na. Sulo ba to, sir? Ikaw naman. Pakonswelo lang yan. Alam mo, Fidel, masamang tumanggi sa grasya. Kaya kunin mo na. Baka maging disgrasya pa yan. Saan siya naman kayo, sir? Hindi ko nga rin lang ganyan. Hindi mo tatanggapin. Ikaw rin. Napakayabang naman itong bagitong to. Hello? Sir, positive. Natuntun ko na ang address ng suspect. Sigurado ka ba? May palaging kausap si Bito. Parang mataas na rango. Sige, sige. Send mo sa akin ang location.
Chicharon, mani. Dili kayo, mani. Chicharon. Sir, gentlemen, magandang hapon sa inyong lahat. For the information of everybody, naging positibo ang isinagawang monitoring ng ating mga operative kay alias Pusa. Siya ang nasa likod ng malawakang bentahan ng illegal na droga dito sa ating lugar. Mamayang gabi, magsasagawa tayo ng operation sa lugar na kinararoonan niya. Sa ating report na natanggap, siya ay madalas sa bahay pasugalan na pag-aari ng isang pulano. Nakadeploy na doon ang ating mga operatiba at sila naman ang in-charge sa mamagtatakas. Ako nang bahala kay Pusa. Okay, mga kasama. Manalangin tayo na walang mangyaring masama sa tropa. Tandaan natin, mga kasama. The use of firearm is the last resort. Huwag tayong gumamit ng gahas hanggat maaari. Iwasan natin mag-abuso kung mag-agrabyado ng kapwa. Malinaw ba? Sir, yes sir! Ito ay nasa kasalang pagtutulak ng droga at pagpapatakbo ng iligal na sugalan. Huwag kang titiro sa masama kung ayaw mo masaktan. Sergeant Ramon Gamboa? Bata, sa maling tao nakatutok yung baril mo. Hindi mo pa kilala masyado ang tiyuhin mo. Huwag mong idamay ang tiyo ko dito! Bakit huwag? Eh siya nagpapatay sa tatay mo. At siya din ang protector ng lahat ng illegal dito! Hindi totoo yan! Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong tito nang malaman mo ang buong katotohanan? Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya ko! Papa! Papa! Papa!
papatay yung tatay mo. Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong bata? Gang? Maraming alam ang angkil mo dyan. Natanong mo rin siya. Del? Anak? Totoo ba? Ikaw ang napatay kay Papa? Totoo ba ikaw ang protektor ng droga sa Santa Magdalena? Sumagot ka! Paano mo nagawang ipapatay ang sarili mong kapatid? Paano mo nagawang ilihim sa akin? Del, anak. Makinig ka muna. Magpapaliwan. Itinuring kita parang tunay kong ama. Pero bakit? Paano mo nagawang ipapatay si Papa? Wala akong intensyong ipapatay ang Papa mo. Sanggang dikit kami ni Noel. Mula pagkabata, hanggang pareho kaming maging pulis. Pero, siya lagi ang magaling, siya ang mabait. Samantalang ako, laging nakatago sa anino niya. Oo, inaamin ko. Naiinggit ako kay Kuya. At dala ng aking inggit, napilitan akong tanggapin ang alok nila. Nagkahiwalay kami ng landas. Pinili niyang maging mabuting pulis. Pinili kong maging praktikal. Pero nabulag ako ng kayamanan at promosyon. Bibigyan kita ng 2 linggo. Pag di ka tumigil dyan sa ginagawa mo, ako mismo magpapakulong sa'yo. Sundan na si Kuya. Takutin mo. Papa! Ano yung ginawa mo? Hindi ko sinabi sa'yo patayin mo siya. Ang sabi ko sa'yo, takutin mo lang. Ito, magpakalayo-layo ka muna. Ilang beses ko nang tinangkang aminin sa'yo. Pero natatakot ako na baka madamay ka. At pati ikaw mawala na rin sa akin. Mas mabuti nang wala kang alam. Hindi ko na inaasahang mapapatawad pa. Pero sana naiintindihan mo. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa iba pang kasangkot sa kapataang gramo ng droga ang nasa bat. Samantala, si SPO3 Ramon Gamboa ay sangkot sa drug syndicate, illegal gambling at human trafficking. Kulong na si SPO3 Ramon Gamboa matapos mapatunayang isa sa mga protektor ng illegal na droga sa Santa Magdalena at mga karating bayan. Ramon Gamboa, may dalaw ka. Kumusta po kayo, tiyo? Patawad, Peril. Patawad sa napakalaking kasalanan na gawa ko sa'yo. Sa Diyos po tayo humingi ng tawad, tiyo. Pati na rin po sa Kanya. Pagkain niyo po. Huwag na po kayong umiyak. Sana magkaroon pa ako ng pagkakataon. Makabawi sa'yo. Patawad, anak. Salamat sa Diyos. Huwag kayong mga gigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Roma 12:19.